So, welcome ulit guys, kabayan rin yung channel. Bali, repeat tayo ng mga blue chips. Bali, earlier, nag-repeat tayo ng mga moving stock. Meron tayong yung mga highly tradable, yung dalawang IPO, si KBPI, PPG, Nickel, FNI. So, nag-repeat natin yan. Ngayon naman, focus tayo sa blue chips. Pakibasa ng disclaimer guys. So, first up natin is si Meg. Since recovery nga yung index, so magandang trade yung mga blue chips na to kung meron siyang upside potential. Pero yung plotting natin kay Meg last time, halos ganun pa rin naman yung bias ko dito, so huwag natin tingnan sa weekly. Papakita ko na lang ng mabilis ko na yung mga weekly levels dyan. So ito yung weekly level, okay? Yan siya nag, ito yung nag-close siya last week, October 4, nung Friday, tapos nag-open siya dito sa area na to. So since sa weekly, yung weekly nga, titingnan natin na sa, para sa akin, major sa support and price structure, either support or resistance. Pag nabibreak yan, nagkakaroon ng mga follow-through, potential follow-through guys. So yun nga, na-hold ni Meg yung ano niya, na-hold ni Meg yung position niya dito. Kaso nagre-resist tong area na to. So kung titingnan nyo yan, 5% at least yung range na trade, niya, tradable range niya, sa isang blue chips, medyo okay na yan. Kung sa 1 week, baka 5% sa blue chips. So maganda na rin yan guys. Lalo pag wala ka namang downside masyado. Kaso ngayon, kaso ang problema, ito yung nagiging resistance niya sa weekly. Okay? So, ito yung initial resistance niya. Titingnan natin yan, yung area na yan. Kung magre-react yan. So, if ever na magre-react yan, potential ano na yan, potential resistance natin. Kasi nag-react yung next week, nag-react yung price dyan. Tapos ito yung potential support natin. Itong area na to. Since na-hold niya to ng 1 week, so tingin ko naman, malakas na support na yan. Okay, ano na yan, kumbaga para pa, siguro, ano na yan, established na yan, kumbaga. Tapos ito yung resistance niya. So tingnan natin kung magre-react pa yung price diyan. Pag hindi, ito yung next na ano natin, resistance level. Kay Meg. Then follow pa nito. Kasi guys, kung titingnan niyo to, price action wise, downtrending to, kita niyo naman no. Lower low, lower high, lower low ulit, potential lower high yan. Tapos may trend line pa rito. O may steep trend line pa na diyan na pwede niyang i-break. O depende rin kung napapatay niya next week. So, ang pinaka-gauge natin dito, since maganda yung galaw ni index, yung recovery niya, tingin ko makakaroon ng magandang move yung mga blue chips. So, yun lang kay Meg. Next natin is BDO. Na-review ko ito last time. So, yun natin ko nagkaroon mga, actually, follow-through na yan. Ayan, nagkaroon ng follow-through. Ang ganda ng hold niya rito eh. So, tingnan natin sa ano, sa weekly time frame. Kung ano nag-hold dito. Yan ang miss mo yan eh. Tingin ko big green candle na to, may counting ano, may counting week. Yan, may week nga siya. So yan. Pakita natin. Actually sa group na na-discuss namin sa Telegram group. So, join kayo dun guys, konti pa lang yun nandoon pero may mga ano rin doon, may mga golden nuggets na sineshare tayo pati ibang traders doon. So yan, ito yung ito yung candle niya this week. So, ang ganda niyang candle formation. From this support level, kung mapapansin nyo to, ito, 4 weeks yan. Okay? Pagbaba niya rito, pwede natin. Yan, pagbaba niya dyan, pagbaba niya, nag-establish siya ng support dito, umangat, bumaba ulit, establish pa rin ang support, tapos yun na, dito siya nag-hold. Kung mapapansin nyo to guys, ang area na to, significant yan kasi, every time bumaba yung price yan, kakaroon ng rejection. Tignan nyo naman, ito, pure sell lang to, weak lang to, sumangat ulit. Ito hindi niya nabasag. Ito, ano rin, pierce lang, sumangat ulit. Ibig sabihin, strong level talaga yan. Tapos, syempre, kung may strong support level tayo, may potential resistance level tayo. Which is ito na yun. Okay? Ito na yun, guys, ha? After nito, itong week na close niya. Okay? So, ito yun, dala sa daily. So, yan. Pakita natin ng maayos. Reset. So yan guys, maganda yung basag niya dito sa daily ah. Ito, itong level na to, ang ganda ng basag niya ni BDO. So, meron na siyang meron ng potential yan na ma-hit niya itong resistance level na to. So be mindful of that one guys kasi pwede magano diyan, pwede mag-react yung price diyan. So since blue chips nga naman to, blue chips naman to at maganda yung ginagalaw ng index natin. So, potentially, pwede siyang umangat dire-diretso. Parang ano natin, double, halos sa double bottom to in the uptrend.
Kasi bumaba, first bottom niya, rebound, tapos bottom ulit. So meron akong video, panoorin nyo, napakasimple lang nun. Tapos, napakadaling tindihin, sorry. Tapos yan, nag-closing siya above, so sana ma-hold niya yan, guys. Pag na-hold niya yan, pwede na siyang mag-diretso pataas. So next natin is si SMPH. So ito, parehas, halos ano, halos relative yung galawan ni BDO tsaka ni SMPH. So yun nga, meron tayong nakaraan ito. May chart chat ako na siya sa group. So yan, dire-diretso pa rin. Ito yung plotted resistance natin, structures. Okay, so nagre-react yung prices dyan. So, yung zone na yan, nagre-react yung price dyan. Ito nyo naman. Yan. So tingnan sa weekly, kung ano nang, ano nito, kung anong ano niya. Improvement niya sa weekly. So syempre kailangan natin makita, lalo gusto ko makita sa weekly time frame yung mga ginalaw nung mga blue chips, kasi lalo ngayon sa market gusto nating makasabay sa pag possible na nag-ano na siya, nag-reverse na yung market, sana makasabay tayo. So yan, ang ganda ng galaw niya, 3 consecutive week, green yung candle, tapos ito na yung resistance na ano, nag-hold sa kanya. Okay, so kung makikita nyo confluence niya sa previous one, sa previous week na resistance, ito. Tapos ang daming price level dyan na ano. Yan, ang daming, kung mapansin nyo, ang daming price level dyan sa area na yan. Ang daming rejection. Ayun, no? Ang daming reaction ng prices. So, from head and shoulders sa weekly, nagkaroon ng double bottom. So ito yung first bottom, rebound, next bottom, tapos umangat na. So, ganyan-ganyan halos yung anatomy ng double bottom, guys. Panoorin nyo yung video natin. Maganda yan. Napakadaling tindihin. Straight to the point topic. Tapos yun, ito yung titignan natin na support level. Ito yung first support level niya. Isa to sa pinaka sa malakas at tinitignan ko support level. Bakit? Kasi confluence sa 200 EMA. So, para sa akin, malakas na support level yan, 200 EMA, lalo sa mga strong blue chip stocks. Lalo pag mga index pa. Tapos ito yung next na support na titingnan ko. Itong area na to. So, ayan yung titingnan natin na support level. Ganun lang naman ang gagawin natin, guys. Pag nag-check tayo ng chart natin, hanggat maaari, una, tingnan agad natin yung trend kung paano siya gumagalaw. Then, next is tingnan natin yung mga pivotal level na pwede natin gawing take profit in support area. Okay? So, next ko na to mga weak fills na to. Weak fills, again, napaka-importante sa akin yan kasi dyan ko tinitingin yung mga potential take profit. So, yun lang kay SMPH, mga ding galawan, sana ma-hold niya yan. Sana umangat pa siya dire-diretso. So, magandang ilagay yan sana natin sa mga watchlist. Tapos, MBT, ang ganda ng rebound nito. MBT. So sa ano naman sa blue chips naman, guys. Bali halos lahat ng re-recover na. Ayun ya. Okay, tingnan natin. Ito yung mga drawing materials, drawing tools. So from a downtrend, hindi na natin titingnan sa weekly kasi kitang-kita naman ito 5 days na to, ito yung support niya. Ito yung pinaka-support zone niya. So last line yan. Actually, ang initial talaga niyan is ito. Ito yung pinaka-support level natin. Ito potential weak fill na lang yung pinakababa. Ito pinakababa na yan, potential weak fill na lang yan. Tapos closing siya in decision. Okay, from this zone, kung makita nyo guys, itong area na to, yung prices, ang titindi na reaction dyan. Kita nyo naman from, nung simula siya bumaba dito, September 17, almost 1 month na, dyan pa rin siya. So based ang ginawa nito, nag-double bottom again, first bottom, downtrend, tapos rebound, nag-bottom ulit, tingnan natin kung mabasag. So, pag nabasag ni MBT yan, ito yung mga levels na titingnan ko dyan sa susunod. Kasi meron pa nga na yan, baka mag-weak fill lang dito yan. Ito, itong weak na to. Baka i-fill niya lang yan, tapos mag-retrace ulit siya pababa. So, set your expectations na sa kanya, hindi ganun kataas. Kasi ang magiging maganda sana ang bias natin sa mga blue chips pag umangat ng 8,000 CPSE. So, maganda na mag-accumulate ng mga blue chips din. So, next natin GFC. Ayun, binabasag niya na yan, guys. So, na-review ko nito kahapon, I think, or last 2 days.
magandang ginawa ni JFC is na-break niya itong minor support niya. Although may small rejection, pero at least na-break niya. Tapos, kung titignan nyo ito guys, yung RSI niya, okay, be mindful din nito. Kasi ang actually, ang RSI, tinitignan ko lang yung tatlong level, below 30, above 50, tsaka 70. Siyempre, ilan naman yung mga key levels niya talaga. So, above 50 na siya, ang ganda ng recovery niya. Kung mapapansin nyo, wala dito, nung pabagsak na siya, May 2019, halos hindi na umakit yan. Dito pa nga, before pa nag-May, dito pa lang yan. April pa lang. Hindi na yan umangat ng 50. So, yung significant bounce na ginawa niya, sana, dire-diretso na. Dire-diretso na yan. Kasi magandang base niya yung ginawa niya. JFC. So, pag na-hold niya yan, pag na-break niya to, itong pinaka-lower high na yan, so, pwede na siyang umangat. Ito na yung next level na titignan natin. Tingin ko hahabol dyan yung 200 EMA. Ito, tapos ito. Para sana ito yung pinaka-significant itong area na to. Kasi, previous higher high, ano yan, previous lower high. Tapos pag humabol yung 200 EMA, so be mindful na lang nun guys. Kasi pwede mag-ano yan, pwede maging dynamic resistance yan. So, tingin ko pababa yan. Kung paket yung price, so set your TPL na lang lagi. JFC. Pero technically speaking, ang ganda ng ginagalaw ni JFC ngayon. O sana magdire-diretso. Tapos si Tech, maganda rin yung ginawa ni Tech. Tech ba o ICT sa tingin natin? So yan, nag-recovery. Okay. May recovery si Tech. Tapos nag-announce ng dividends. Kaya pala. May dividend pala to, kaya nagkaroon ng spike. Ayan. Nakita naman natin. So, ito yung previous plotting natin sa kanya. So, akala ko, ano na to, 52-week low na. Bumaba pa. Tapos, syempre, pag nakaposition ka dyan, ano mo nagagawin mo? Cut loss. Yung blue line na yung cut loss level yun, syempre. Tapos, yun na siya nagkaroon na siya ng, reversal. Potential reversal. So, tingnan natin. Kung mag-materialize itong ano na to, itong tawag ito, divergence. So, potential ano na yan. Potential reversal plane na yan. Pero, syempre, hindi pa rin ganun kalakas yung move niya. Sirtec. Okay. So, out na siya sa steep, sa steep trend line. Tapos, nabuo na yung pinaka ano niya, support. Pero, kung titignan nyo rin dito, kung makikita nyo, ito yung previous support niya. Ito nga, malakas na support na rin ito eh. Kasi syempre, basag pa rin. So, mas malakas again guys, i-highlight ko lang, sa downtrend, ang malakas yung momentum ng down na movement. Okay, syempre, downtrend siya. Kaya yung mga bounce, yung mga bottom peak, medyo risky siya kung ititrade mo ng short term. Pero syempre, kailangan set your expectation sa mga ganung galawan. Kung tingin nyo na talagang na negated na yung bias nyo, kahit tingin nyo na akat pa kumukuha ng discount yan, kung tingin nyo talagang na negated, nakat nyo na agad. Huwag nyo nang bigyan ng hope yung sarili nyo kasi ayan ang susunod sa portfolio natin. So ito, minor resistances. Hindi ko natin tingnan sa weekly guys kasi wala itong volatility. So para sa analysis na rin siya tingnan. Ito, tinan mo, ito yung 5 days nyo. So red tapos apat na green. Ang late ng volatility nyo. So, tingnan natin kung magiging maganda yung galaw niya next week. Pero mabangga na sa resistance. Next resistance level zone niya. So, ito. Tapos, ito na ulit. Okay, so, check natin si FLI. FLI tayo rito. Yan, si FLI. Ang ganda ng bounce niya. So, yung sinend ako ng chart nito last time, ganyan-ganyan yung analysis na sinend ko sa kanya. So, hindi ko lang alam kung nakabili siya. Siyempre, kung bumili naman siya dyan, hindi pa rin siya ganun kalaki yung upside.
Siguro titignan nyo to guys sa daily. Wala tiba ng weekly. Walang volatility yan. Ito yung pinaka-strong tinitignan ko na ano, na area para sa akin. Kasi ito kung titignan nyo sa higher time frame to, itong area na to, candle wick yan more or less. Candle wick na lang yan. So, try natin tinitignan siya mamaya. So, kasi konti lang din naman halos nagtitrade nito ni FLI. Ito yung next na support level ko. Dinaisip ko na to sa daily guys kasi pasulpot-sulpot din to halos gumalaw. Although maganda yung volume niya, kadalasan, yung volatility sinahanap ko kay FLI kasi once na matid tong stock na to, yan ganyan ang nangyayari sa kanya. Nasa ano niya, nasa anatomy niya na yan. Huwag nasa attitude na stock niya. Pero pag nag-upside naman yan, dire-diretso rin yan sa taas. Direct talagang halos walang ano, walang poses, konting-konting poses lang ginagawa niyan. Tapos significant buy area yung mga posts niyan, yung mga pullback. Nakita niyo naman, no? Halos sa perfect trend, di ba? Pag-angat niya, bumaba, pwede kang bumili. One week kaya, almost 2 weeks accumulation na pwede mong gawin, umangat ulit. Pwede ba't bumaba dito, bumili dito. Tapos ganun din nangyari sa kanya nung pababa siya. So significant. So maganda yung buy zone dito. Okay, so kung bumili siya dito sa area na to, kasi ibinaba ko pa ito ng 1-hour checking last time. So, kaya nagkaroon ako ng conviction dyan. So, yung magiging ano natin, magiging resistance level natin. Tapos, syempre, ito, dynamic to, 200 MA. So, be mindful lang din ito. Dynamic na yan. So, pwede bumaba yan. Baka nga bago siya umakyat, mag-meet na sila dito. So, ilan titin natin kay, ano, kay FLI. So, MBT, strong recovery. Napakaganda ng ginawa ni MBT. Kaso, hirap na hirap pa rin. Yun nga. Yan, hirap na hirap pa rin si MBT dyan. So, para nadaanan ko na to. So, check natin yung mga next. Hintay ng mga high stocks. So, last stock na lang tayo, guys. PPG, ito, yung ALHC. Dinaliputan, pinapacheck pala sa atin. Ito guys, ito yung magandang example ni Fen ngayon. Okay? So, hindi hype to. Hindi ko sinasabi na magiging ganito rin yung history ni, ano, ni Fen. Kaso syempre, simula to nung ito pop ito before, yung mga hindi nakakaalam, pop ito si, ano, si ALHC. Okay? Property company na ginawang logistic ni ano ni Ayala. Kita niyo naman, matagal yung upside na ginawa niya. Okay? Bago siya nag-upside, ang tagal niyan. Galaro to ng 1 peso. Na-trade ko pa to ng POPI noong time na acquisition, pero syempre, nagkaroon din ng mga ano yun, mga downturns. Syempre, hindi naman pocket kinuha ng mga massive player 'yan tulad ni Ayala o ni SM, tatas agad 'yan. So, magkakaroon ng mga ano yun, mga readjustment sa management, sa re-evaluation ng company. So, marami pa mangyayari. Siya, ang mangyayari diyan at least 3 to 6 months bago mo potentially makita yung massive play tulad nito, dire-diretso. 'Di ba? Kita niyo naman, pero hindi naman lahat ng story ganyan. Naging chopper niya later on. Okay, pero kita niyo naman dito siya nag-hover sa 200 DMA confluence. Okay, so nabanggit ko lang kanina yun kasi yung fan kasi lalabas na by Monday, so set your expectation. Lalo yung mga tumitingin kay LHC, huwag yung asahan na ganun kataas yung jump niya. So kung ganun kataas yung jump, okay yun sa may mga hawak. Siyempre, hindi naman natin dinidiscount yung ganun possibility. So pag tumaas, congratulations sa mga may hawak. So pag bumaba, so sana maintindihan natin na it will run through the process, hindi dire-diretso. So, ito yung mga pivot levels na titignan ko kay, ano, kay LHC. Kanya-kita nyo naman, supportive tong level na to. Last 200 DMA. So, kung gusto nyo mag-accumulate, tranche buying kayo sa support, dito nyo kukunin. Again, may course ako nyan, KTC Swing Course Part 3. Yan yung scaling in and tranche buying. So, panoorin nyo yan. Tranche buying kayo sa support or tranche buying kayo sa breakout. So, syempre, hindi naman ganun kalakas yung breakout pa nito. Kung sakali. Kasi, puro resistance nga na dadaanan natin. Malayo pa sa 52-week high. So, yun lang guys. Happy 3, happy weekends. Continuous learning lang tayo.
So, mag-break, take a break din sa pag-aaral.